just met you, and this is crazy, but here's my number. Hello guys, welcome back again to my channel, Beth Camacho. In this video, gusto ko pong pakita sa inyo ulit yung mga best na indoor plants po na pwede nating ilagay sa ating mga bahay, sa mga loob ng ating bahay, sa labas ng ating bahay. Ito pong mga halaman ipapakita ko sa inyo, very beneficial po. Like, ito pong ano, itong golden pothos. Yan, siya po yan. Ito po ang golden pothos. Ito po ay isa sa variety ng money plant. So, ito po ay napakaganda sa loob ng ating mga tahanan. At ang halaman pong ito ay mabilis lang na tumubo. Pwede pong mag-cut-cut ka lang dito ng tumutul-putul ka lang sa mga sanga niya at tusok mo, ito po yung nabubuhay. Kahit po sa tubig, nabubuhay po ang halaman na pothos. Yan, ito po yung golden pothos. Pwede siyang nakahang, pwede rin siyang hindi nakahang, pwede rin sa direkta siya sa lupa. At ang halamang ito po, kahit hindi natin diligan, ito po ay mahaba ang buhay ng halaman na to. Yan, ang golden pothos. And next, meron po tayong kind of plants like ito, indoor din po siya. Ito po, isa sa variety ng Calathea. Ito yung Calathea na namumulaklak. So, makakakita po kayo nito sa mga bilihan po ng mga halaman. Dito po sa Cavite, marami nito sa mga Cavite Garden. Yan, ito po, ang halaman ito maganda rin po indoor plants sa mga gilid-gilid lang po ng bahay natin. Ay, napakaganda po nito. Yan. Ang next po natin, nakita niyo na po ito sa nakaraang video ko, yung spider plant. Ang spider plant po, isang napakagandang halaman na pwede sa at loob ng ating mga tahanan. At ito po ay madali lang ding buhayin or madali lang itong patubuin. So, katulad nito, dahil makapal na po siya, pwede na itong i-propagate. Pwede na siyang paghiwa-hiwalayin. So, kapag pinaghiwa-hiwalayin niyo po ito, ay tatanggalin niyo po siya sa lupa para makita niyo yung mga ubat niya para mahati-hati niyo siya. So, itong ang spider plant. At ang spider plant po, isa po sa nakakapag-purify ng hangin sa loob ng ating mga tahanan. So, yan. Napakaganda po nito. Ang next po ay ang ito, peace lily. Ang peace lily po ay isang magandang indoor plant. Sabi nila may dalang ano to, pampaswerte sa loob ng ating tahanan. Ang peace lily po ay namumulaklak. Parang ang parang tulip ang bulaklak ito pero kulay white. So, ito napakagandang indoor plants din po ng peace lily. At isa rin po ito sa nagpupurify ng air sa loob ng ating mga tahanan. Yan po ang peace lily. So, ang next po natin na indoor plants is yung welcome plant. Yan. As you can see, isa lang po ito. So, ito po ay madali ding buhay. Dumadami po itong welcome plant. Yan. Karaniwan po yung iba po, nakikita ko ito, no, nilalagay lang to sa harap ng bahay or sa may pintuan lang ng bahay. Ito po mabilis din tumubuto. Kahit pumutol ka lang ay mabubuhay na itong welcome plant. Yan. Ang next po natin ay yan, ang Boston Fern. Yan, malago na yung Boston Fern ko. Ito po pinaghihiwa-hiwalay din po ito kung gusto nyo magparami nito. So, hindi pa na siya nilipat, malago na siya. Ito po ay ang Boston Fern. Ang Boston Fern po, isa rin po ito sa beneficial na halaman. Nag-purify din ito ng hangin. So, pwede nito sa mga loob natin, pwede nakahang din po ito. Pwede ilagay sa paso. Pero mas maganda ito nakahang. Yan. Mabilis din po itong dumami. Ang next po natin is ang variety ng Calathea. Ang tawag po dito is prayer plant. Yan. Isa din po magandang indoor plants to. Ang prayer plant. Tingnan nyo, napakaganda ng dahon ng prayer plant. Ito, madali din po magparami nito. Yan. Ito po ang
Calatea na prayer plant. Then, yung ito. Kailan ko lang ito tinanim. Ayan, Chinese evergreen. So, ang Chinese evergreen po ay isa rin sa indoor plants. So, ito madali din po itong patubuin. Ang Chinese evergreen. Ayan po, at meron din po tayong yung palm. Ito, meron akong palm, kaya lang malaki na. May dwarf po kasi nito na palm. Ito, best, napakaganda pa yung indoor plants din po nitong palm. Ito, medyo mataas na yung palm ko. Ayan, meron pong dwarf nito yung lumalago lang pa siya, pero hindi masyadong tumataas. Ito yung po yung palm. Ayan, isa rin po itong magandang indoor plants. At maganda rin ilagay sa mga gilid ng mga bahay natin, sa may pinto. Ayan. And ito. Ito. Isa rin po ito, napakagandang halaman ito. Ang bacularis. Ito. Ito po, kahit putulin nyo lang siya dyan, itanim nyo nito yung mga kaputol nito, mabilis lang po itong patubuin. Yan. Kahit hindi mo siya araw-araw diligan, tingnan nyo. Bihira ko lang yan diligan. Pag nakita kong tuyong-tuyo na siya, saka ko lang siya ulit didiligan. Ayan. At ang pinakamaganda po sa lahat, very beneficial, ang aloe vera. Bakit? Maganda po ito sa loob ng bahay. At ang aloe vera po, gamot din po ito sa mga sakit sa balat, mabisa itong pang-healed ng mga ating sugat or mga scars. At maganda rin ito sa mga buhok-buhok natin, yung mga dry na buhok. Maganda rin po itong pang pang support or parang pang shampoo. At sa mga face din po, yung mga na-allergy, maganda rin po itong itong aloe vera na to. Ayan, natataba na ng aloe vera po. Next po, the best is itong aking jade plant. Ayan. Ito. Yung jade plant po, napakaganda rin po ito. Ito, madali lang din po itong padamihin kasi nakikita nyo yung mga bawat ano siya, pwede nyo po itong paghiwa-hiwalin at yan po yung dumadami. Lumalago lang, hindi naman po siya gano'ng tumataas. Sa loob lang po talaga siya ng bahay. Hindi siya pwedeng nakadirekta sa init ng araw dahil nalalanta po yung kanyang mga itong mga dahon-dahon na. So, pang bahay lang po talaga. Hindi naman to kailang araw-araw dilingan. Dinidiligan ko lang po yung dalawang beses sa isang linggo. Ayun po, maraming salamat po guys. I hope na meron po ulit akong na-share sa inyo, na ibahagi sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga nanay, tatay na mahilig po sa mga halaman. Maraming salamat po and don't forget to like and subscribe my channel again. Thank you po. Bye-bye!